Marami silang every time na magpalabas tayo na na-observe natin irregular yung irregularity sa election, may lalabas sila pero hindi nila sinasagot yung issue, no? For example, ang hinihingi natin ay transmission lag, no? Transmission lag. Ang binibigay sa atin ay deception lag. Ang sabi nga ni Colonel Otonio, deception lag sa binibigay sa atin, no? Anong importansya nito? Dahil kung malinis at honest yung ating election, yung transmission lag ay tutugma sa reception lag, no? Kaya nila hindi pinapakita yung transmission lag. Ay nakita na namin noong October 18, hindi talaga tutugma. So kung ano-anong rason lang nila sinasabi ngayon na itong reception lag, itong deception lag, ay ito na. Wala na tayong maaasang makukuha ang transmission lag. Dihin ko ba tayo kung hindi ibigay yung katotohanan? Hindi! Okay. So, pinapaklaro ko pa na hindi magtugma yung dalawa niya kahit para yung kahit na siguro elementary student ay maintindihan. Kung maintindihan ng elementary student, maintindihan pa kaya nila? Yun ang malaking question mark. Kasi kung may tinatago, di ba may kasabihan tayo, ang hirap isingin yung ising na yes, yung nagtutulog-tulogan. Nagbibingi-bingihan, nagbabulag-bulagan. Mahirap magkuha ng tinatago nila, no? Pero, yung tinago nila, hindi nila nalaman na nailabas na pala nila noong October 18. Yun ang ating ipapakita na kahit na yung elementary student ay maintindihan na hindi tumutugma ang transmission lag, yung pinapadala ng mga VCM doon sa natatanggap ng transparent server. At talagang lumalabas na preloaded, kung mas mabilis may nakukuha ang transparent server kaysa sa pinapadala ng VCM. Ano ibig sabihin yan? Preloaded na yung transparent server. At kaya hindi nila mapakita yung isang parte, no? Simple lang yan. Kung ako ay nagpadala ng 10 text message sa inyo, sa iyo for example, yung natanggap mo, yun ang reception log. Yung nasa cellphone ko ng mga oras na pinadala ko, yun ang transmission log ko, no? Dapat tutugma yung 10 kong pinadala sa iyo sa 10 na pero ang nakita namin, tinatype ko pa lang yung aking mensahe sa iyo. Natanggap na! Larong-klaro yun ng pagdadaya. Paano matanggap yung hindi ko pa napapadala? Hangdun yun sa kanilang deception log. Pwede nilang sabihin na, well, hindi mag-synchronize yung relo namin. Yun kagad ay hindi totoo. Tingnan nyo yung cellphone nyo. Anong oras nakalagay? Sa akin, 11:27. Sinong may oras sa cellphone niya na hindi 11:27? Tingnan nyo. No? Synchronize po ngayon lahat ang ating mga devices. Saan ka sa Pilipinas, kung sinasabi dito ng 11:27, punta ka sa Mindanao, 11:27 din yan. So hindi pwede nilang masabi na yung VCM ay hindi synchronized sa transparent server. Nagsisinungaling sila kung sabihin nila yan. At gumasto tayo ng malaking halaga para isynchronize itong mga VCM at mga servers natin. Sa May 9 ay isang taon na tapos ang May 9 election
2022. Dayaan 2022. Magtitipon ulit tayo, mas malaking grupo ngayon. Ganon din, si Father din ang sasabi ng Misa sa May 9. At ang anong yung magiging title natin sa May 9? Araw ng Dayaan. Na dapat hindi na mangyayari para sa ating mga apo, pero mahigit sa lahat para sa ating bayan. So maraming salamat sa suporta nyo at tayo ay magkita-kita ulit sa Mayo, May 9. No? Anong ding oras? 9 o'clock. Yes! Marami pa ako gusto kilala sa inyo. Susunod ko pa kilala ang pangalan Lindon Jesus. Yes, I'm Lindon. Palagi ko siya, asan siya? Dito yan, nakita mo siya rin. Lindon! Magdasal na Rosario. Yes! Subalit natapat ng Lunes. Hindi na niya mapigilan. Umarap siya dito sa Comelec. At ano sinabi mo? Example. Walang 20 million. Walang 20 million. Walang ebidensya. Peke lang ang eleksyon. Peke ang gobyerno. Ayan. Okay. Si Father Robert Reyes. Sino ba yung nakakilala ka, Father Robert Reyes?